Ito pa pinakamatindi ngayon mga kababayan. Marcos at wala daw ginagawa to si Marcos Jr. Wala talagang ginawa si Marcos Jr. Ibang party lang yan. Yun lang ang gusto nyo palabasin, di ba? Yan naman ang gusto nyo ilabas sa social media. Walang ginawa si Marcos Jr. sa Pilipinas. Ito pa pinakamatindi ngayon mga kababayan ko. Gusto pang ikumpara ni Glenn Chong si Pangulong Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos at wala daw ginagawa to si Marcos Jr. Wala naman talagang ginawa si Marcos Jr. sa bansa natin. Ganyan talaga. Diba? Wala talagang ginawa si Marcos Jr. Ibang party lang yan. Yun lang ang gusto nyo palabasin, diba? Yan naman ang gusto nyo ilabas sa social media. Walang ginawa si Marcos Jr. sa Pilipinas. Puro party ang ginawa ni Marcos Jr. Yan ang gusto nyong ipalabas. Diba? Oh, sige, ito sabi nyo ha. Lindol, noong December 2 and 3, diba doon mo palang talaga makikita na wala kang video? Oh. Sa issue ng... Pero you know what? Doon lang sa issue ng bombing at ng Lindol noong December 2 and 3, di ba doon mo palang talaga makikita na wala sang video? By the way, linawin ko lang, wala sa akin ang video. Na talagang silbi itong si Kuting. Walk the Lord sa ibex ang mga. Eh kasi wala mga iba yung bantong. If you compare yung nangyari sa Japan, di ba? Nagkaroon din sila ng earthquake. Okay. Just putulin ko lang para maintindihan nyo. Gusto niya sabihin dito sa social media na si Pangulong Bongbong Marcos daw during that earthquake, yung bombing sa Hulosulu, mga kababayan ko. Gusto niya ipalabas dito, mga kababayan, at gusto niya ipahatid sa Pilipino. Ang message niya is, gaano kabilis mag-respond si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko? Eto, mga kababayan, magmilay-milay tayo. Okay? Magmilay-milay tayo. What if nagkaroon ng pagsabog doon sa Mindanao, mga kababayan ko? Tatanungin ko kayo, nagkaroon ng pagsabog sa Mindanao, pupunta ba kagad si Pangulong Bongbong Marcos? Mga kababayan ko, do you think pupunta ba kagad si President Bongbong Marcos? Pag may sumabog sa Mindanao, pag may sumabog sa eskwelahan, kailangan ba si Pangulong Bongbong Marcos ba magre-rescue kagad? Di ba? Common sense, mga kababayan ko. Nagkaroon ng earthquake, mga kababayan ko. Kailangan ba andun ba kagad si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan? Mga kababayan ko, kailangan ba andun ba kagad si Pangulong Bongbong Marcos sa earthquake? Lumilindol ba pagkatapos ba kagad ng lindol, kailangan andun ang presidente ng bansa? Mga kababayan ko, ano mauuna dapat? Earthquake, DRRMO, sila ang bihasa dun. Mga kababayan ko, di ba? Lindol, sakuna, baha, bagyo, tsunami, ano pa yan? DRRMO ang kailangan natin kagad. DSWD, mga kababayan ko. Yan ang kailangan natin, mga kababayan ko. Diba? Yan ang kailangan natin kagad kapag ganun. Mga kapatid, bombing sa eskwelahan, kailangan ba natin kagad ng presidente kagad doon, mga kababayan ko? Hindi natin kailangan ng presidente kagad doon. Ang kailangan natin, police, AFP, doktor, ospital. So mga kababayan ko, yung AFP, doktor, ospital, DSWD, DRRMO, Red Cross, etc. DRRMO, DSWD. Ano sa ngayon, mga kababayan ko? Sino may hawak niyan? Tatanungin ko kayo, sino may hawak ng mga ahensya na yan? Mga kapatid, si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, di ba? Mga inutil, puro bulbul ang iniisip. Ano kailangan dun, mga kababayan ko?
Hindi naman ang presidente. Ang presidente magmamando yan. Hindi naman si Presidente Bongbong Marcos ang magdadampot ng mga sharp nail na mga bomba. Trabaho ng AFP police yun. Trabaho ba ni Pangulong Bongbong Marcos na ano? Trabaho ba ni Pangulong Bongbong Marcos na pag may lindol, mga kababayan ko, siya ba mag-aayos ng mga bahay pati daanan? Trabaho ng ano yun? Trabaho ng LGU, trabaho ng gobyerno yun. Pero pag sinabing gobyerno, andyan katuwang yung mga ahensya ng gobyerno. Hindi lang ang presidente ang magtatrabaho. Gusto nyo kasi, hinahalintulad nyo si Presidente Bongbong Marcos kay PRRD. Totoo to, pinahalintulad nyo. Di ba? Si Pangulong Duterte nga eh, oras ng bakbakan sa Marawi, hindi pumunta eh. Kailan pumunta si Duterte? Mga kababayan ko, nung pagkatapos, saka humalik sa lupa. Tama? Nagkakabakbakan mga kababayan ko. Nung Yolanda days, mga kababayan ko, mayor pa siya. Di ba? Pumunta ba si Duterte kagad nung kasagsagan ng Yolanda days, Leyte, binabagyo? Di ba hindi? Eh halos magkakasabay sila ni Pangulong Bongbong Marcos nagpunta doon. Tapos sasabihin nyo dito, ikukumpara nyo si Digong sa kahit pa Pangulong Duterte. Magkaiba. Diba? Si Pangulong Bongbong Marcos, marunong siyang, ano, ang leader kasi kailangan, mga kababayan ko, ituro mo sa baba para matutunan nila at alam nila yung gagawin. Diba? Yung tutulong sa baba, kailangan alam yung gagawin. Ngayon, mga kababayan ko, ganun dapat, mga kapatid. Eh, ang problema ngayon, mga kababayan ko, gusto nyo yung katulad ni PRRD. Pagpumunta ba si PRRD doon sa gera? Matatapos ba 'yung gera kagad? Diba? To be honest, alam mo sa totoo lang, alam mo Maharlika sa Glenn Chong, 'wag 'yung pasamain ng imahe ni Pidigong. Okay, 'wag 'yung pasamain ng imahe ni Digong. Okay? 'Wag 'yung pag-awayan ng Marcos Duterte. Kayo ang mga epal sa lipunan. Diba? Imagine ninyo ginagawa nyong ganyan. Galintik tong mga to. Babanat kayo ng ganyan. Uupak kayo ng ganyan. Hindi nyo alam kung pa magkukumpara kayo. Akala nyo natutuwa si Pangulong Duterte sa inyo. Hindi natutuwa si Pangulong Duterte sa inyo. Diba? Sabihan pa kayo, ayun, but. Noon, paano matutuwa si PRRD sa inyo? Sumipsip kayo kay Bongbong pagkatapos niya bumaba sa pwesto. Diba? And, natutuwa kagad yung presidente nila. Inassure yung mga tao, diba, na inassure sila na the government will take care of them. Pero si Puting, hanggang ngayon, hindi yung pumunta sa... Party. Party siya. Oh, ito si Glenn Chong, nag-party naman kagad, wala kang ebidensya. Ang hilig sa hearsay nito, no? Etong tatlo na to, ang papalit kay Rudy Baldwin, kay Joy Costura, ito naman nasa dulo, kay Madam Auring. Yan na po ang mga modernong manghuhula ng bansa ngayon sa social media, ha? Kaya Joy Costura, Rudy Baldwin, mag-ingat kayo sa mga to. Ito na po ang mga latest manghuhula ngayon. Galing manghula, no? Nag-party kaya, di ba? Sabi ni Glenn Chong, nag-party. Di ba? Bakit? Andun ka ba sa party? Wala ebidensya. Nag-dangal po ng ilang araw. So, ano, kung nasa katinuan yung isang presidente. Ang tanongin ko kayo, nasa katinuan ba kayo ngayon? Lalakas magsabi, kung nasa katinuan yung presidente, ba't ang tanong ko dito, nasa katinuan ba kayo ng pag-iisip nyo ngayon? Sablay. Diba, kung siya ay talagang yung puso niya para sa bayan, which is hindi, Kung talagang puso niya para sa bayan, kung hindi, imagine niyo basic to ha, basic magpaliwanag, mga kababayan, kung napaka-basic. Kung ang puso niya nasa bayan, tapos sasagutin mong hindi, bakit ikaw ba si Bongbong Marcos? Ikaw ba si Lisa? Ikaw ba si Marcos Jr., Maharlika? Tatanungin nga kita hitad.
Tingnan nyo ha. Homo na homo yung sinasabi niya. Patinuan yung isang presidente, di ba? Kung siya ay talagang yung puso niya para sa bayan, which is hindi. Oh, which is hindi, mga kababayan. Alam niya talaga yun, no? Ang daling sagutin nito, sobrang daling i-debunk nito. Sadyang bobo lang talaga yung mga nanonood sa kanila, promise, mga kababayan. Eh, dapat right there and then, kahit na nagpa-party ka, itakat mo yung party mo, you know, teka muna, may nangyayari sa... Kita mo, ganyan yung binibrainwash yung tao eh. There is no party, sinasabi niya may party, tapos magkikwento kayo na may party, mga kababayan ko. Imagine ah, well, imagine mo ah, magsasabi kayo ng may party, kahit wala naman kayo sa party at wala naman party, mga kababayan ko, ikikwento niyo may party. Tapos gagawa na kayo ng isang storya, eksena, na nagpa-party si Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Tapos matutuwa na yung mga supporter nyo. Ganun. Andaling pasakayin, di ba? Tuloy natin. Bayan ko. Eh, hanggang ngayon wala. Tapos, di ba, nagtulog-tulogan nga siya for... At saka nakarating sa atin, bangag-bangagan ang lolo mo. Ang puti. Ang video? By the way, linawin ko lang, wala sa akin ang video. Sandali. Huwag mo maharga sa invest. Eh, kasi wala nga iba. Ngayon sa profess, sabi ko siya makamano ko dito kasi malaking developer. Di ba mga kababayan, ganyan siya umatake. And to, what we call this? Ganyan siya umatake sa social media. Yung isang scenario buo na sa utak niya, eh, kinikwento niya na kagad sa mga kababayan natin. Yung mga kababayan naman natin naniniwala sa kanya, tango na lang ng tango mga kababayan. Kahol na lang din ang kahol mga kababayan ko. Ganun ang ginagawa niya. Diba? Galing ng tao na to, no?